mga sir. Yes, and magkakaroon tayo dito ng different approach para sa opening pick that Prophet finally na-ban out naman na dito ng Talon Esports. So, doon hindi naman siya yung ganun kaganda yung nangyayari, diba, nung game 1 and game number 2. Pero nirespect na lang nila, knowing na parang comfortable doon yung Heroic sa opening pick that Prophet. But right now, we do have the Gyrocopter for the first pick ng Heroic. Talon Esports, nag-iba rin naman yung kanilang opening pick. They went for the Batrider. So, medyo maagat yung Gyrocopter kung magiging safe lane. Pwede naman siya mag-run sa support. And I think yun naman yung idea ng Heroics dito, to pick someone na hindi masyado mag-show kung ano ba talaga yung gagawin nila sa lane stage matchup. Mm-hmm. Batrider ng Talon. Inisip ko kung nakita ko yung Batrider ni Chuan eh. Parang hindi ko pa nakita Batrider ata ni Chuan. Still a support. Of course, wala nang nakitang core Batrider kasi, 'di ba? Puro support na yung Batrider na lumalabas ngayon eh. Yes, yes. Pa talagang bihira na yung core na Batrider. Yeah. Pero itong Gyrocopter, ito may nakikita pa rin tayo nito. Gyrocopter na core si Crystalis na gaganyan. 5 seconds remaining. Then, support. Yes. Meron din naman nang nag-run. So tignan na lang natin dito kung ano ba talaga ang magiging plano for Heroics kapag nagpakita na rin yung mga heroes sa side ng Talon Esports. Fifth ban yung inaantay natin dito, then magka-transition tayo para sa second phase pickings. So far, puro core heroes yung nire-remove na itong Heroics. Meanwhile, for Talon, well, halo-halo naman, di ba? Andan yung mga supports, andan yung mga core heroes. So tignan natin kung ano pa yung magiging available. Di ko lang kung bakit tina-target nila dito yung mga core heroes masyado sa Heroics, ha? Parang takot ang mga idol. So no void para nga dito kay K1, isa sa mga pambitawang heroes si K1 to, and sawa na din sa Kun kasi lakas ng ano eh, lakas ng nagagawa ng Kokos Ram sa ano eh, sa team fight eh, kunat talaga, biglang kunat talaga ayun yun eh. And ano ba, Heroic, ano ba tatanggalin nila dito? No Razor for Chuan, okay. Ano pa ba yung mga must ban for Talon? Wala na naman. Ano yung malakas? Bloodseeker lang. Bloodseeker, ano? Magka-Pangolier? Pango AM? Yung mga ganun, no? Yung mga countered lang ng Bloodseeker sa Rapture. Feeling ko Pangolier yung parang pinaka-safe na at least okay naman siya in any situation as long as wala Bloodseeker na Rapture nga. 10 seconds. Talon Esports turn to. Pero Grimstroke pa rin, okay. Dininite na muna nila yung Grimstroke kasi baka mapick pa ng Talon siguro yung Grimstroke, diba? Maging answer pa sa Pangolier just in case. Now, if you are Talon, I mean, ititake mo ba yung risk na ikaw na lang yung gumrab ng Pangolier kahit may Grimstroke, may Soulbind counter? 10 seconds. Kasi makuha ng Heroics yung Pangolier. 5 seconds remaining. No. Wag tayong magsugal, pare. Wag tayong magsugal. Hindi na natin isusugal. Talon Esports turn. Oy, okay, nagpango pa rin sinugal. So talagang deny na lang nila dito yung Pangolier kaysa makuha ng Heroics. Well, at least for Heroics, okay lang. Sige. Andun yung Soulbind, pwede mong counter para sa Rolling Thunder, but as of now, Talon Esports, ano ba yung magiging third pick nila? Support hero na siguro. Sino ba yung pwedeng sumabay dun sa mga initiation ng Pangolier? Wala naman na tayong Inkswell since nakuha na dito yung Greenstroke. Is there anyone else na parang okay pang kunin dito ng Talon? Not that I can think of. Yeah, mukhang nga siguro isip na lang sila dito ng malakas sa lane stage kasi so far Batrider okay naman eh. Yung Pangolier, kung sakaling mid lane, sige, makasurvive naman siya. Hindi naman siya yung totally ganung malalugi. Kung maghanap ka ng isa pang support, yung pwedeng makatulong sa lanes, of course. Mira na lang yung support na pinipick na ano eh, yung sobrang hina. Palamuti sa lane. Kunyari, mga Earth Spirit, ganyan, diba? Earth Shaker, diba? Tiny, okay. Pero Tiny, lumabas na nga dito sa side ng Talon. Na ano yung magiging sagot dito ng Heroic? Disruptor, para kapag tinos back, i-glimpse mo yung kampe. 10 seconds remaining. Yung kampe mo. Kung pwede lang, no? Kung pwede lang. Kaso bawal. 5 seconds remaining. Siguro,
darating sa panahon na pwede mong ganun. Radiant glimpse mo yung kampi mo. Pwede mo i-glimpse yung kampi mo. Well, oh, Primal Alcast. Beast, ito yung magiging answer pa nila sa Pangolier. BKB, Pulverize, pwede mong agad ma-interrupt yung Rolling Thunder, maka-cancel out yan. So, okay naman na to. And pwede na siya maging mid lane hero sa side ng Heroics. Habulin mo yung lane ng Pangolier. So, that's good for Heroics. Right now, iniisip pa natin dito kung ano ba yung magiging role ng Gyrocopter. Gyrocopter support nga ba ito, guys? Or core pa rin? Mm-hmm. Diba? Ito, okay ito. Hindi to katulad ng Raid King bigla, diba? Na, na offlane into safe lane pala bigla, diba? Yung Gyro, parang nowadays, parang okay lang i-safe lane, diba? Hindi naman parang out of the meta si Gyro. Hindi rin mag-contested. Pero okay, support Gyrocopter. Makita natin sila. Lifestealer for K1. Maganda naman siya against, siguro mga tiny sa lane kasi wala magagawa nga, diba? Melee. And marami kang magiging damage output because of the feast. So, okay lang din. May kayo yung safe lane hero na hindi masyado nag-worry dun sa Rolling Thunder. Kasi nga meron kang agad free spell immunity, yung Rage. Unlike ng mga ibang safe lane heroes na kailangan mo mag-BKB, Lifestealer, ato yung defensive skill niya. Rage, so hindi siya yung parang ganun agad maka-counter ng Pangolier. Well, Morphling, which is, I think, a good pick dahil merong Gyrocopter. If you are a Gyrocopter this game, feeling ko hindi ka mag-up ng Flak Cannon. Support Gyrocopter, i-release mo ba mag-up ng Flak Cannon? Level 1 siguro, possible, pero ako, feeling ko wag na eh. Level 1 Flak Cannon pa rin. Pang, darog mo kasi sa lane eh. Oo. Wag mo lang imamax, ayun lang. Kasi sobrang mag-benefit dito yung Morphling. Pero marami pa namang option yung Morphling. Like Lifestealer, isa rin sa mga best hero na pwede mong copyin since magkakaroon ka rin ng free rage. Mm-hmm. Then scaling-wise, I think much better yung Morphling. Agility hero ito eh. Yep. So, what is the plan? Down to our last pick. Ano ba kulang dito ng Heroic? Pwede mid-game pa rin. Kung yung Primal Beast biglang magiging offlane. Magiging offlane? Oo. Pero speaking of offlane, marami pa naman natatang available. Like Mars still up and I think okay naman siya up against some Morb. Mm-hmm. Nisip ko, biglang OD uli. Kasi panahon ni OD against Morph. Sobrang ganda niya OD against Morph and pang save sa lasso target. Pero hindi ba magiging weird yung draft nila pag lumusot yung OD ni Analog? Radiant Team Ban. Hindi ka rin sure. Hindi sure. Parang ang awkward yung draft nila kapag biglang mag-OD pa, no? Yung Heroic. Sa side naman ng Talon, anong kulang dito ng Talon? Talon Esports? Malamang offlane. Offlane, okay. Offlane na maganda against LS. Wala rin Slardar. Yes. Siya lang yung ideal, di ba? Na offlane remaining. Na pwedeng sumabay sa Lifestealer kahit melee hero, strength hero. 5 seconds remaining. So, ano pa ba yung mga pwede nating makuha dito if you are Talon? I mean, kung sila yung magma-Mars, andun yung ngayong free rage, eh, di ba? Makakalabas ka pa rin sa Arena of Blood. So, Talon Esports, turn to ban. Uy, gusto ko yung ban na yun, Enigma. Mm-hmm. Pwedeng kung nakalusot yun, for Talon Esports, kuwawa yung Lifestealer dyan. Oo, wala magagawa yan. Puro kalmot lang gagawin mo sa lane. Paano mo didiscard na yung Eidolon? Sila at the same time, rage mo, di ba? 10 seconds remaining. Ang hirap ng melee hero ka, tapos Enigma yung katapat mo, tapos wala kang pang clear ng Eidolon. Lifestealer, normal attack lang, alam na ito eh. Totoo. Alam lang mga almot eh, no? Mm-hmm. So, good Enigma ban sa side nga ng Heroic, guys. Yes. Ano pa ba yung mga natitira dito? Can we see a Doom? Para hindi mamroblema sa slow ng Lifestealer. Yung Scorcher into face boots. Yeah, pwedeng mag-Doom. Actually, yung Heroics pwede rin mag-Doom, no? Oo. Pareho sila. Against Morph, isa yung sa mga counter sa Morph. Kung magiging Primal Beast yung mid lane natin for Heroics, sabay offlane, Doom. Talon Esports, yeah, turn binanot to naman pick. Na yung Doom dito. So, okay na yan. Wala na tayong pang-counter dun Radiant sa Morphling. But then now, okay. At least okay din naman to lane up against Lifestealer, di ba? Mm-hmm. Wind Ranger offlane ko sakali. Ano? Or baka magkaroon tayo ng offlane na ito? Offlane Pango, mid Wind Ranger. Feel ko mas okay yung Wind Ranger offlane na lang. Wind Ranger offlane pa rin. Mm-hmm. Sa bagay, wala magagawa talaga Lifestealer. So, pressure mo yung Lifestealer and wala rin siya masyadong magagawa sa'yo kasi nga kung right-click nga lang yung alam ng Lifestealer, meron kang Wind Run para makounter yun. So, okay na yan. Yung Wind Ranger off sa side ng Talon Esports. Now, it's time for Heroics to decide ano ba yung parang magiging answer nila dito against Morph since na-banout yung Doom.
Axe. You may now select your heroes. And magkaroon nga tayo ng Axe dito. So, pretty standard counter sa Morph sa lane. Wala magagawa yung Morph. And malakas na hero early game. So, we'll see. Ano ka? Parang... Napaisip ako dun sa Axe. Sa Axe nga eh. Ang ganda ng draft ng, ano, ng Talon Esports. Mm-hmm. Like lane, okay naman sila. Pero pinika mag-heroics ako sa game ito. Let's go Talon. Ako Talon, si Poly Heroic. So, tignan natin guys. May the best team win. Para na nga po dito. Laglaga na to guys. So, paalam na sa matatalo dito sa game number 3. Fortunately, they have to say goodbye and advancing yung mananalo dito, syempre. So, good luck na lang. Sa lahat ng mga tropahan natin dyan hanggang ngayon, remaining. Nakatutok pa rin. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sana kayo ay magtama sa mag-aalas 4 na pala. Uy, pwede natin masilahin mamaya yung haring araw. Yan, di ba? Oo. Ayun yung malupit-lupit dun. Tama ba? Ikaw, di ba, since ikaw nag-morphling ka naman, yung range ng morphling, abot ba dun sa Whirling Axe? Ay, sa Counter Helix pala, sorry. Hindi. Di ba? Hindi naman. Okay, okay. Kasi medyo mababa rin yung range ng morphling, di ba? Mababa, pero di naman abot. Pero guys, ayun nga, refresh muna kayo with the armory, ha? Mm-hmm. At check out nyo lang po yung Shopee. Or message po yung The Armory sa Facebook page para maka-order. Siya nyo na yung ating stream, di ba? Make sure na naka-public yan para marami tayong kakwentuhan. Siyempre, game number 3 na tayo, mga idol. Last game na to. Yes, last game na po ito. And bukas, madugong group stage ang makikita natin bukas. 5 series per group? Yes, 5 series per group yan. Oo. Sulit yun, mula hapon hanggang gabi. Posibleng aabutin siguro na madaling araw pa, Poly. Mm-hmm. And feeling ko aabot ang madaling araw nga din talaga yun. Lalo na pag mayroon mga long game, di ba? Oo. Although best of 2 lang naman lahat ng series natin bukas. Uh-huh. Yun nga lang, pag mayroon mga 1-hour game, alam mo na. Alam mo na yan. Yes. And good morning sa iyo, Jomari Colipano. Welcome sa aming stream. Mm-hmm. Mga magpapa-shoutout dyan, pwede na ay magpa-shoutout, guys. Grabe naman dito si yung mga director natin. Tamang FT-FT nga, no? Nakakaingit. Oh. Pero mamaya, pupudrip tayo. Yan. Saan ba masarap pumudrip direct kapag umaga dito? Ay, oo nga pala. Oo, sa palengke. Oo, nakakamiss. Sa palengke. Bukod sa nagtitinda. May mga ano doon, may mga parang lutong bahay, lutong ulam na solid din. Okay. Masasarap din pare. Generous magbigay. Yun. Generous magbigay, tas malasan din talaga. Pero eto, back to the Dota game. Format smoke play. Ay, ang weird, ngayon lang nila na-pop yung smoke. Usually yung ganitong play na late nag-i-smoke, gustong humanap ng kill yan. First, but para hindi agad nag-expire, makakaposition sila na maayos. Well, as of now, medyo mali yung direction nila dito. I mean, going top lane. Mag-aantay ata sila dito sa may triangle camp. Pero same thing, yung ginawa ng Heroics. Ngayon lang, di sila nag-smoke. Oo. Grabe naman yung mind plays. And Veechun Morphling na pala to, guys, ha? Mm-hmm. May talo na ba Veechun Morphling? Wala pa atang talo. Wala pa atang talo, ha? Not that I can think of, guys. Please correct me if I'm wrong. Pero... Yung kinover natin, wala pa. Oo, yung kinover natin, wala pa. Baka may nakalusot sa ibang series niya. Baka lang. Pero eto, oh, Morphling na sumasama sa Bounty War, ha? Ganyan kakopi si Veechun. Bakit ba naman hindi? Oh, si KJ, pinagsusuntok. Oh, power shot, tatama. Teka lang. Medyo magulo yung Bounty Wars natin. Wala pa rin magkakamatayan dyan, syempre. Yep. And Bounty Exchange, that's just gonna be 2 for 2. Hindi naman nila na-contest. And yung Tiny pa rin naman yung nakakuha ng Bounty Run dun sa may top Riverside. So, okay lang. 2 for 2 at the start. And ito na nga yung mid lane matchup, which is Analog with his Primal Beast. Given naman to na talagang maka-free farm to up against Pangolier. Uy, wow. Ito nung set ni ano, ha? Analog ng Primal Beast. Ayun yung pinaka-recent ata na set ni Primal Beast, eh. Mm-hmm. Wow, ha? Isa ang Primal Beast enjoyer kahit hindi nagpa-Primal Beast. Never ko pa nagamit to kahit isang beses yung heal na to. Nagagamit ko siya pa nagmamorphling ako. Sa akin, Rubik, doon ko siya nagagamit yung skill niya. Pero, yeah, I mean, talagang never ko pa siya nagagamit. Yeah. Kahit isang beses. Yes, guys, si Veechun po yan. Miracle lang yung name, pero si Veechun yan, guys. And Veechun. So, ito medyo passive. Especially this bottom lane. Kung meron mamamatay, I think yung support. Sila lang, yung Tiny or yung Gyrocopter. Masyado mahirap patayin yung Lifestealer dahil nga dun sa
possible na meron siyang Rage. Then yung Wind Ranger naman, yung Wind Run. Hindi rin naman ganun kalakas si Life Series sa lane unless melee hero yung katapat niya na pwede niyang buluhin. Yung top lane ito yung interesting, diba? They went for last pick axe. Bukod dun sa Infest Bomb na hinahanap dito ng Heroics na pwedeng nasakyan ng Lifestealer, hindi ko makakita yung idea kung ba't sila nag-axe. Siguro Blade Mail Carrier, at least hindi siya yung magiging target ng Focus Fire ni WS. Maganda siya against Morph eh. Parang... ang hirap mag-Morph kapag may axe. Yung sa Blade Mail na sinabi mo, yes, isa yun sa mga ano, isa yun sa mga pang-counter din sa Morph. Lalo na, hindi mo pinaprayo kasi yung shard sa Morph. Usually, bobo ka muna ng mga Manta or BKB this game, Kanda, then dun ka mag-shards, diba? So, napakalaki na pwede mong magawa with that Blink Call sa Bea Blade Mail. And in terms of laning, kaya naman mairakas sa Morphling, pero malakas din, malakas pa rin si Axe against Morph. Ay, pwede niyang gawin kasi ng Axe dito. Pwede siya mag-cut ng wave eh. Yun ang Morph gagawin. Blink, hindi siya yung pinaka-the-best na para sumulon ng creep wave. Yes. So, ayun yung ideal for Axe. Pero kailangan niya muna ng levels para gawin yun. Or yes. Even items, siguro. Yep. Yung ngayon sabi ni Sib, nung TA, wala magagawa si Morph kapag nag-cut na si, yes. Si Axe. Diba? Wala magagawa dun. Sasaloy muli yung creep wave. Ayun lang. So, mapapamorbin mas ka. Yung Axe, solo-solo nga lang din. In terms of lane, kunyari, 1v1 lang talaga kayo sa lane, sabay harapan, walang nakat. Siyempre, kaya ata ng Morphling yan. I-spam-spam mo na adaptive strike. Yung battle hunger, bale wala. Kasi nga, andaling sumicure ng CS, base damage mo, and using adaptive strike to get the last hit. So, madali-dali. Yes. Dabay lama, just needs to get that XP. Wala na. Speaking of adaptive, pero ang sakit din. Masakit. Parang yung ikot-ikot technique dito ni Davey Lama. Saan nag-fortification? Ano meron? Bottom lane? Mid lane natin? Oo, mid lane. Nag-aaroon ng dahil. Feeling ko lang. I mean, andun yung Pangolier malapit sa tower. Though hindi naman ganun ka-low yung Pangolier, yung Primal Beast. So, hindi ko sure kung ba't nagkaroon tayo ng fortification sa dark side. Up, lane break. Davey Lama, drop in low, needs to be careful. Naduruan ng adaptive strike. Pero wala pa namang wave from yan. Level 2 adaptive strike for V-Tune. So gusto nyo talaga mangharas at mangharas dito. So medyo mahirap naman maisahan dito yung Morphling, di ba? Na parang ma-caught off guard, hindi makapag-attribute shift. I mean, Axe, pinag-uusapan natin. Yung Stroke of Fate, pwede makalusot kung sakaling medyo max out yung damage. So, Analog, kamusta natin dito si Analog? Maganda ba buhay ng Primal Beast 117, Pangolier 16-3. So, medyo lumalamang nga si Analog dito sa may gitna. Pero Ponyo, mukhang delikado, Inkswell, masasabugan ng Inkswell. Adaptive Strike, sino una mamamatay? Si Ponyo muna, guys. And si Davey Lama, mukhang buhay pa nga. Nice one, Curse One. Yes, Heroics dito yung unang nakakuha ng kill. And first match, syempre, atin sa atin ng 1xBet, guys, dahil mas pinalaki na po 7,800 ang ating welcome bonus para sa mga new accounts on 1xBet. Register na using our promo code Kuya Nick na naka-all caps. Message lang po kayo kung may mga katanungan at may sasagot dyan. 1-0 na. Congratulations sa mga Tobama Super's Blood, ha. Marami mga tropahan natin dyan sa compensation. Sa First Blood lagi tumataya. Ayan. Parang si ano, si LB. Oo, di ba? First Blood Gods. First Blood Enjoyer. Oh, First Blood Enjoyer. Sabi, ganun na lang din yun eh. Magsusugal ka. Ay, First Blood mo na. Para di ka na kinakabahan. Up! Davey Lama, push back ng Flame Break. Delikado ba yung Axe? Wait for me, adaptive strike. Sa papa naman yung damage. Napalakpakan ng neutral pero mamamatay pa nga ata dito si Schofield. Isang palo pa ng Morb. And for sure, Schofield going down. Yes, wala na eh. Dinaan niya dito. Dead end na to eh. Dead end yan, yes. Double kill for V-Tune. Now, ang laking bagay nun for inside of Talon. Yung Morphing dito, talaga magkakaroon ng magandang start. Hindi nga siya yung lugi sa lane and nakakuha pa siya ng 2 kills. Eh, power shot pack. KJ, mukhang delikado. Aabutan ba? Mukhang hindi naman. K1, Regis, Jokam. Sasaluhin yung Rocket Barrage and that's enough. Pamamatay po dito si Jokam. Tuto on the board pero nasa kasahan nga dito si Ponyo. Itinulak ng bahagya. Patrolling Thunder. Coming from Chuan. Ayun, nabangga si Chuan. And then, una nag-level 6 si Chuan dito. So, meaning lumamang siya sa lane. Okay.
Good job yan para kay Chuan. Yes. So top lane natin dito. Back on laning for the axe. Wala pa naman siya ditong armor item. Well, ito na. Starting na to build those blade mail. Para sa axe, chainmail has been purchased. So at least makakatulong naman yan sa right click damage ng morphling. Pero yung pinaka problem niya dito is si Ponyo. Ito yung counter sa kanya. Yung Firefly, pwede kang i-run down lang ng Batrider. Kaya medyo risky din eh. Para sa axe kung sakaling magkakat ng wave. Ano na, may level na si Ponyo, di ba? Totoo. Buti may magic stick dito agad yung axe. Parang, kung di nag-magic stick, very questionable na yun. Kapag ganyan, di ba? Kahit di naman yung parang stick na ipang-build yung Batrider pagdating sa support. More yeah. On Firefly and Flamebreak. Yan. Nag-i-spam pa rin naman sa spell, especially Morphling, di ba? Mm-hmm. Constantly using adaptive strike. So okay pa rin naman. Malaking bagay pa rin naman yung magic stick. Feeling ko hindi maglalagay ng flakanan nga talaga si LG. Feeling ko lang. Lana eh. Sinimula muna eh. Yep, nasa gasaan si WS na ito. Mga pare ko, si Nakan, si Jokam, and WS mamamatay. Analog ang makakakuha niya. Jokam trying to run away. TP out. Namatay. Namatay pa rin po dito. Si Idol and Jokam going down. Namatay din yung Batrider. Was that top lane? Oh, top lane. So, 3 dead sa side ng Talon Esports. And ito naman kinagadaan ng Primal Beast compared sa Pangolier. Much easier yung pick-off kung sakali mag-rotate ka as a Primal Beast instead na Pangolier, di ba? Pangolier, Rolling Thunder. Yung Primal Beast, sobrang dali. Onslaught, then grabe yung damage output. 1K na po. Kalamangan dito ng Heroic. 5 kills in total. Yung nakataya sa F10K sa side ng Heroic. Mukhang nakangiti na mga idol natin. Mm-hmm. Ay, unan dito para comfy tayo. May nayayakap. Ayun nga, kalungkutan naman yung kay Joam Boskimo, no? Kalungkutan. TP out ka, tas mamamatay ka. Walk trip ka talaga. Up! Ponyo, ang napili. KJ, getting stunned by the avalanche. Analog nga dito with the trap hole. Papatayin daw si Ponyo, mga sir. Pak! Sakit! KJ dito going down and the pulverize will do the work. Chuan. Ay, akala ko si Chuan yung ano dito. Si Chuan yung namatay. Si Chuan yung namatay. So parang first attempt niyang tumulong sa ibang lane or umalis sa mid lane kasi siya pa yung namatay, di ba? Yun lang. Hindi nagiging successful pa dito yung early stage para sa Pangolier. Hindi siya nakapag-commit ng ultimate. And as of now, yung Primal Beast, siya yung nag-shine, di ba? Maganda yung nakukuha niyang mga rotation dito. And as a result, meron siyang Ogre Axe and going for BKB sa kanyang first item. Alam mo yung gusto niyang gawin eh. Gusto niya lang talagang counterin dito yung Pangolier. BKB Pulverize, yun yung gagawin niya lagi sa teamfight. Nag-i-step up dito yung Primal Beast. And now another rotation natin may kita natin dito for Analog. Alam, mabilis na kasi yung ulti mo eh. So may pang-hold ka natin talaga kahit mag-win run to si AWS and K1. Wala siyang pake kasi meron siyang talisman of evasion dito. So kahit ma-focus far siya dito ni WS, medyo ano yan, matigas-tigas yan dahil nga dun sa evasion ng talisman. Pwede nga, na-break na yung smoke nila dito na ting nakita sila ni Jokam. So, Axie mamamatay. Neutral creep. Wait lang, saan siya namatay? Oh, yun. Ah, sa stacks, okay. Oo, yun lang. Well, not bad. Na-clear out pa rin naman ata niya eh, no? Okay na yan. At least ma-clear out mo lang para walang mapakinabangan. Kasi usually kapag namamatay ka sa neutral, ina-expect ng kalaban, uy, ang daming sucks na ito, punta natin, contest natin. Mm-hmm. Diba? Pero sa ngayon, wala na atang natitirang stacks dito for the axe. So, okay lang. Mga lads, aabot ba yung attribute shift sa animation delay ng Culling Blade kung may max agi or kapag malapit ng sakaling na HP cap? Medyo tricky yung tanong mo ha. Pero feeling ko, ano naman yan tawag dito? Depende kung gaano kababa yung HP ng Morphling eh. Oo. Like kung ilan ba yung difference dun sa damage ng Culling Blade. Sa HP ng Morphling, di ba? Kung siguro mga one, yung saktong-sakto lang, syempre aabot pa rin yan. Oo. Depende kung kailan mismo papalo na yung ano yung axe ni Axe. Di ba? Ganun na lang yun. Kung ilan yung buhay ni Morphling dun, siguro ganun na yun. Paano ba yung magiging approach ng Axe dito sa game ito? I mean, standard build lang ba? Or yung magma-magic build siya? Going BKB. Yeah, mukhang hindi naman siya mag-approach din sa magic build. Yung i-amplify mo yung Culling Blade. Kasi yun yung difference ng Culling Blade ngayon eh. Hindi na siya yung parang, tawag dito, threshold na lang. Hindi na siya. Pure damage na lang talaga siya. Na pwede mo ma-amplify, like kaya, di ba? Mga spell amplification. So, okay. Pure damage siya.
na pwede mo ma-amplify ng mga ganun. Even yung Shiva's Guard. I mean, before yung Veil, hindi pa siya upgradeable for Shiva's. Mm-hmm. Hindi pa siya, dati magic ano lang siya, magic amplification lang na po-provide niya sa mm-hmm. tatamaan. So ngayon naging spell na rin. So pwede ka mag-Shiva si Axe. Mm-hmm. Then yung Kaya Sanch na itemization yan, pwede mo ma-amplify yung Calling Bleed mo lalo. Uy, pero ito, speaking of Axe, nakita siya dito, hindi nga lang tumama yung Avalanche. Diyos ko, man! Atrasan na, Ponyo. Mukhang mamamatay na po dito si Ponyo. And yes, sir. He is gonna go down. 8-3 ang ating score. 2K advantage. Mm-hmm. Sa side ng Heroic. Pero nga din, naisip ko rin, no? Shiva's Guard ang ganda sa game na to. I mean, they're dealing with Morphling, di ba? Yung reduction sa regeneration ng Morph. Ang laking bagay nun. Tapos magkakaroon ka pa ng spell amplification sa tatamaan ng Shiva's Guard. Even yung third skill ni Axe, yung ang tawag doon? Counter Helix. Counter Helix, yes. Na-amplify din yan. Uh-huh. Okay, up! Naitos at mamamatay po si Davay lamang nga dito. Okay. Yun lang. Okay, nice play there coming from Jokam. Kahit pa paano nakakandaman na uli natin yung timing ni Jokam. Pero yung Axe, correct me if I'm wrong ha, kasi bigla akong hindi naging updated sa Axe. May ganun na pala yung Axe, pero nagre-refresh pa rin yung Calling Bleed. Yeah, pag nakapatay ka. Pag naapatay pa rin. Okay. Para siya yung threshold kasi nga pure damage siya, 'di ba? Pure damage. Sabi ka pag napatay mo, okay. No to threshold na. Dati kasi ang gulay, parang may 300 damage siya. Tapos may threshold pa, 'di ba? May threshold pa, oo. Ngayon ginawa na, pinag-isa na. Yes, ginawa na rin siyang pure damage. Okay. Huwag mo na isipin threshold. Pure damage na yung Calling Bleed. Pag naapatay ka, nagamit mo yun, edi mas maganda. Yes. Eh, magre-refresh. Parang ganun lang. Eh, ang maganda pa nun na-amplify na nga kasi, di ba? Hindi ka talaga dati yung sa threshold, di mo naman ma-amplify yung threshold. Tinatry ko siya dati. I mean, lagi siyang ginagawa ng magic build na pwede kang umabot siguro ng 800 dun sa Calling Bleed mo. Like, 800 HP, pwede may Calling Bleed. Uy, sobrang solid na nga nun, no? Magic build na Axe. Kaya so, mukhang malabo eh. Mukhang malabo natin makita muna ata yan. Eh, madaming importanteng item kay Axe mo. Kaysa dun sa mga Kaya Sanj. Pwede mo gawin yun sa mga pub game or unless lamang na lamang ka talaga. Oo. Pero sa ngayon, parang... Standard not, lang talaga. Yes. Not worth the risk. Diba? Mm-hmm. Parang pretty standard lang yung kailangan mong itemin as an Axe. Yes. Blade Mail, pinaka-importante talaga. Dahil nga yung Morphling tsaka yung Wind Ranger. Mm-hmm. So another pause para sa game natin. Another pause. May problem si Davey Lama kanina pa to, si Davey Lama nagkaroon ng problema eh. Mm-hmm. Nung kahapon si K1 dahil sa packet loss. So to back to the game. Back to the game. 8-4 ang ating score. Radiant are scanning. WS, kumusta yun natin dito? Yep, still farming. Hindi pa natin naramdaman yung Wind Ranger dito, no? Parang yung idea nila na pumik ng Wind Ranger against Lifestealer, hindi nag-workout. Lifestealer still catching up in terms of net worth dun sa Morphling na panalo sa lane. Ano? May regents na yung Lifestealer. Ayun ang 13 minutes may regents. Napakabilis talaga mag-farm dito ni K1, guys. And yun lang, wait lang, teka lang, KJ! Mukhang madadali yata dito si KJ. And yep, si Chuan ang makakakuha ng kill. Ini-stop pa eh. Gusto talaga makakuha ni Chuan eh. Badly needed daw. Pero ito na nga, Regents up for the LS. Tignan natin yung next item niya dito. Is it gonna be an armlet or straight into Yasha, Manta? Tingnan natin. Feeling ko worth pa rin naman mag-armlet. I mean, maganda lang yung Regents first item kung sakaling makukuha mo talaga na maaga. Pero Manta yung nasa ano niya, add to cart niya. Okay, so wala talaga siyang paano na mag-armlet dito. Talagang utilize nila yung kanyang early Regents. Well, yung Manta style. Meron ba siya maganda madi-dispel? So far, wala naman. Ako naiisip dito na magandang madispel. Sadyang pang take advantage lang dun sa Regents. Yes, yes. Radiant are scanning. Kasama lagi yun eh. Regents into Manta. Pang... clear ng lane, pang kuha ng neutral yung isang illusion, diba? In terms of dispel, ang pinaka madi-dispel mo na lang dito siguro yung mga sige napalms, yung mga ganong klase ng debuff lang. Yeah, hindi naman siya yung parang big deal, no? Yes, yes. O kaya pandudge mo lang ng adaptive strike. Not really that much of a big deal. Pero ito na nga, yung 3-man smoke play ng Heroic. Makikita si WS. Oh, no. Tinatawag kita! Namatay si WS. Walang Calling Blade na nakuha. Oo, yun lang. Walang plus armor, sayang. No? Yeah. Plus armor ang Calling Blade, yung kay Necro, yung regeneration. Ayun. Buti sa ulo pa natin. Minsan nalilito ko sa dalawang yun eh.
Baka regeneration yung sa aling blade, tapos armor yung kay Necro. Hindi, okay na. So, morphling, available na nga Lincolns. Hindi naman din ang morphling ha, parang pabojo-pojo lang. Pero yung morphling natin, naka-secure na maaga-agang Lincolns. Top network nga siya dito eh. Oh. And, ano ba yung idea kung ba't siya nag-Lincolns? For the Calling Blade, impossible blink in pulverize. Pero parang hindi Calling Blade yung problem eh. Yung Berserker Skull. Which is wala ka na talaga magiging answer dun. Aside from status assistance na lang siguro. Yun na lang. Iwas ka na lang. Feel ko sa pulverize lang yun pag ganyan. Oo, ganun lang naman. Pulverize lang yun. Hirap kasi pwede kang biglain ng Primal Beast. Kapag nag-blink in pulverize. Yun. Ang hirap. Ang hirap mag-react na eh. Blink and pulverize, sabay bago matapos yung pulverize, doon ka mag-o-onslot para hindi talaga makapag-shift kapag wala pang shards. Ganun ginagawa ng mga Primal Beast players para makapang-burst talaga eh. Kunyari ng mga Puck, Ember, yung mga ano flashy heroes. So, pag may Lincolns ka, it's gonna be hard for them to do that. And of course that's, pero ito nga top lane, Davey Lama, blinking in, tinawag si Ponyo, sumagot naman si Idol. At mamamatay ata dito si Ponyo. Yes, there goes the Calling Blade. Saktong-sakto. Level 12 yung axe ng Calling Blade nyo. So that's level 2 Calling Blade. Medyo mataas na yung armor given. Uy, so now, may question lang ako sa'yo. Since ikaw ang Morphling, ano ka naman, diba? Nag-Morphling ka. So ano yung magandang second item for Morph this game? Nag-Lincolns Fear ka for the first item. Ano yung magandang second item? Manta. Pandispel ng Silence. Manta pa rin. Manta pa rin. Yup. Usually, ganun eh. Manta sabay this game. Pwede ka mag-scuddy agad para sa Elis. Pero maganda rin Kanda. Okay pa rin eh, no? Yung Kanda. Okay pa rin Kanda. Parang every game okay yung Kanda. Depende na lang kung mas ipaprime mo ba yung scuddy muna, BKB. Eh kung ipaprime mo yun, edi kahit di ka naman na mag-Kanda. Pero all the time, does make sense yung ganong klaseng build. Pero eto, nakita si Davey Lama. Meron siyang blade mail. Medyo natakot din dito yung side ng Talon. Masyado na malalim daw yun. Yes. Going for BOD nga yung Axe. Tagyaman. Oo, pero up, KJ. Oh, madadali ata dito si KJ. Guys, waveform in. And V-Tune gets the kill. Ay, magkakanta nga. Kanta yung tumanta. Dito si V-Tune. Okay, pero Jokam going down. Oh, so, ito no. Man ang trample dito. Pero nailaso si Analog mga Sir V-Tune copying that Lifestealer para meron siyang mag... Para meron siyang free BKB. And now the waveform in Davey Lama. Needs to be careful. Kapag-infest pa naman to heal him up. Ang buhay pa naman dito si Davey Lama. Yes, and the much bigger win yun para sa side ng Heroics. Naparin nila yung Pangolier. Siya yung inahabot ng Berserker Skull. Oo. Nakong yaman dito ni K1. Para kay... Oo, lahat sila actually magkakaroon na ng items dito for Heroics. Well, sumasabay pa rin naman dito yung Talon, di ba? Kulitigan natin. That's why 2k lang yung kalamangan dito ng Heroics right now. So it's still about timing. Like V-Tune, for example, yung Morphling. Hindi pa to yung talagang timing niya eh. Morphling always to eh. At least 2k items bago maging effective sa teamfight. Yes. So right now with Lincoln's Fear, okay lang. Kumbaga, pwede ka sumama pero hindi ka ganun kataasan yung damage. Yes. Kaya mag-ano siya mag-pipilactory muna. I'm not sure kung ikakanda niya muna bago siya mag-manta. Pero kailangan niya na damage up. Ito yung consequence kapag nag-first build Lincolns ka. Very defensive. Titiis ka lang talaga sa damage mo na hindi ganun kataas. Hindi ka tulad kapag nag-manta style ka. Ando kasi yung stats din. Diba? Pero, let's just give it an okay. Mas gusto talaga dito ni Vichu na, no, na magkaroon ng safest way possible yung morphing niya. Para makaligtas nga dito sa mga possible pick-offs ng Heroic sa kanya. And WS, Mailsan pa rin naman. Standard build ng ano ng Windranger. Windranger, yep. Ano ba yung feeling ko? Kailangan niya ng BKB rin ata dito yung Windranger. BKB game? I mean yung Windranger. So parang, alam mo, ang dali niya rin patayin. Yep. Parang masakal ka lang, ang dali ng patayin. Ano? Mm-hmm. Yun nga lang, problema din nila kahit may BKB, di ba? Parang mapupulverize ka pa rin naman. Okay, rectahanda pa rin for, ano, for Vichu na. So, no to manta muna, pero Jokam. Ooh, the blink out. Basic lang. Ayan, deserve ng 50 pesos na tip. At Jokam nga, mabubuhay pa nga siya dito, guys. Yun lang po nyo, natamaan ng hotdog. Uy, na matay po si Ponyo. WS mga delikado, si Nakal.
Dito si Chuan, trample, nandiyan na, silence out. Wala magagawa dito yung Pangolier for the time being, and down he goes. Tatlo patay sa side ng Talon. Ganun-ganun na lang. Hindi sila makasagot dito sa early power spike ng Herobix. Diba meron ng Blink Dagger yung dalawang initiator nila, Axe and Primal Beast. Na parehong pwedeng sakyan ng Lifestealer if ever. Grabe yan dito, Heroic Man. K1 is doing it. Together with Analog. Actually, tinuman si K1 pre-farm, sobrang bilis ng item. Pero yung Primal Beast, hindi nalalayo. Yung Primal Beast, sa carry. Primal Beast yan na gumagalaw-galaw. So, alam natin na nagkaroon ng mga magagandang movement around the map si Analog. Kaya naging ganto kayaman yan. Sobrang worth it na pinaggagawa ng Primal Beast. Kumbaga siguro yung big difference nila sa Talon and Heroics ngayong game number 3 is yung offlane. Mm-hmm. Yung impact ng offlane. Like for Axe, sabi natin, okay, hindi niya napigilan yung warping. But same thing with Ranger. Pero mas effective ginagawa ng Axe ngayon pagdating sa mga rotation. Wind Ranger, hindi ramdam. Mm-hmm. Yung Wind Ranger ng Talon Esports. So parang nandun pa rin siya sa bot lane, nagpa-farm. Yung pa rin yung ginagawa ngayon ng Wind Ranger. Yung Axe, kanina pa yung mo-join sa teamfight together with his teammates na nagiging successful, grabbing them to 7k gold lead para sa side ng Heroics. Oh, parang ano, parang palamuti yung Wind Ranger natin, no? In Vision, I trust ba talaga to? Kasi mayaman si Vision, eh. Bumubuhat talaga to, eh. Mm-hmm. Ang tanong, this time, bubuhat ba ng apat na letter T dito si Vision? Or, kaamak naman mga kampi niya. So far, parang siya lang yung okay-okay na buhay nga talaga dito for the side of talent. And Tormentor, easy Tormentor yan sa side ng Heroic. Well, di naman natin ma-blame dito yung Pangolier. Kasi talagang na-first lang silang i-pick to, eh. Denied pick nga lang. Kasi planong kunin ng Heroics yung Pangolier. Yun lang, ang dahing answer sa Pangolier. Mm-hmm. Diba? Soulbind, yung Pulverize. So, di mo siya ma-expect na makapaglaro ng maayos unless meron na siya sigurong Lincoln Sphere na rin para ma-counter yung ano. Or kung meron mga Galotus Orb sa kanila, pwede na rin. Strong dispel yung shards ni Grimmsrock, diba? Yep. So, counter siya sa Lasso. Sa Lasso, oo. Okay. So, good luck sa'yo, Ponyo. Papasabugin lang yan. Mababaliwala yung Lasso mo, Idol. Scaling ng Morphling yung asana ng Talon Esports dito. Mm-hmm. And kung sa swerte, di ba, kung sakaling yumaman pa rin yung Wind Ranger, nakatakot pa rin naman yung Wind Ranger kung may item. Oo. Kasi sabi natin offlane yan, yung damage output na pwede magawa ng Wind Ranger with enough items, sobrang taas pa rin naman. Single target. So, ayun yung pwedeng habulin ng Talon Esports dito. If madadrag out nila yung game. If madadrag out. Ayun na nga yung katanungan. Kasi sa ngayon, naghahanap-hanap na dito yung side ng Heroic. Realizing na sobrang angat nila sa ngayon. Mm-hmm. Showing no mercy. No threat sa side ng Heroic. Parang nagagawa nila lahat ng gusto nila sa ngayon. Yung Axe going for Axe. Tama, no? Parang nakita ko going for Axe. Mamaya kapag pinakita uli. Ano ba yung Axe ng Axe? Ano ba yung pag-Berserker Skull may Battle Hunger lahat? Ah, teka lang. Papunta yung Talon dito at Apoli. Pero, hindi updated sa ano, sa Aghanim si Axe. Oo. Pwede ko ganun pa rin naman. May Battle Hunger sa pag-Berserker Skull. Tapos parang may bonus effect pa eh. Mm-hmm. Yung mamaya, tingnan natin kasi ito, 5-man smoke play ng Talon. Napuntahan, nakatunog na nga daw sila dito. Can they win the fight inside the pit? Tignan natin, infested dito si Analog. May palaman yung Primal Beast. No, sino ba yung matatalo nandito? Vision will break the smoke and the blink forward. Si Jokaman napila. Davilama gets the call onto 2. What a god! And WS needs to back off with the BKB. Kailangan niya umatrasata dito. Heroic is doing it. SA is back. Mamamatay nga ho dito, Wind Ranger man. Jokam dito, tamang takbo na lang. K1 nag-ahabol ng malalapas. Schofield trying to run away pero wala pang namamatay dito sa side ng Heroic except for the gyrocopter. And now the onslaught hindi naman tatama but still Chuan spotted out. Mamamatay po dito yung Pangolier and that's it. Tatlo patay for the side of Talon. Uncontested Roshan na ata ito for the side of Heroic. For sure, diba? Gyrocopter lang yung namatay. That's the only support hero. And Talon Esports, kahit mabablis yung spawn time, problem is wala silang Rolling Thunder. So, ayun, sana yung pwede nila matake advantage inside the Rosh Pit. Yung Rolling Thunder, kaso nga lang, wala, hindi available. And now, mukhang umalis yung Lifestealer. Wala silang plano kunin yung Roshan. Mm-hmm. Palipat na sa night time, eh. So, dun lang nila abangan dito yung Rosh. And if ever meron pa silang Observer Ward na dalitira, yan, pwede naman silang magtapag kasi pwede mag-TP-han dun yung Talon Esports. Mm-hmm. Kung, pumunta man sa top lane yung Roshan natin, okay lang.
May titibihan yung magkabilang teams, ha? May tier 1 pa dito yung side ng Heroic. And then, of course, meron nga titibihan din dyan yung side ng Talon. Outpost pa rin ba tawag dyan? Outpost pa rin, di ba? Yung matitipihan dito. Outpost pa rin naman. Okay, okay. 18-8 ang ating score. 8K gold advantage. Mayaman Morphling. Pero siya lang. Tingnan natin kung kaya mga 1v9 dito ni Dichun. Roche starting to fall. At mukhang hindi naaabot dito yung side ng Talon. Mga sa Heroic na nga talaga to. In Aegis, of course, K1. Ang kukuha ng Aegis, mga sir. Talon struggling dito sa ating game number 3. Okay, interesting. Unexpected smoke dito para sa Talon Esports. Oo. Walang ano, no? Walang katao-tao daw. Ito si Vichy nagpapakita, ha? Nyari, outdaw muna siya. And, uy, kita kaya yun. Kaya ba nilang i-burst si Analog? Kita yun, ha? Kita yun. Problema din nilang dito si Analog. Joke, ang papasok. Avalanche, nandiyan pa nga na ilaso dito yung Grimmsrock. Kaliga dito, boy. Mamamatay ba? Yes, sir. He is gonna go down. Pero si Analog na dito, nasakal yung Pangolier. Chewan dito, tamang out na nga lang muna. Nakapag-swashbuckle off pa naman siya, okay. Pero si Vichon nga dito, ipinapatay na sila KJ. KJ goes down. Meron pa rin naman tayong Aegis dyan, Chewan. Mamamatay po dito yung Pangolier. Papasok dito si Jokam. Avalanche will connect onto Davay Lama. Pero si Jokam mukhang tigil-tigilan nyo na yan, pare ko. Iwan nyo na si Jokam, mamamatay dito yung Tiny. Yes, lumamang pa rin doon yung Heroics. Though, ang ganda naman yung naisip ng Talon Esports, di ba? Like, who would have thought nagagawa ng smoke play yung Talon kahit nakakuha na ng Aegis yung Heroics? Wala naman silang kinomit and lamang na lamang sila dito. So, yun, hoping na hindi ready yung Heroics, which is nahirapan lang talaga sila dahil lacking sila sa vision. Nahanap pa rin naman nila yung support for the initial initiation. Napatay nila doon yung Grimmsrock. Unfortunately, masyado pa rin mayaman kasi dito yung Heroics. Yeah. Masyado mayaman yung hero. Saka hindi sila naghiwalay nung time na yun eh. Mm-hmm. Axe lang yung nakahiwalay na merong BOT. Wala. Mga backup lang din, di ba? Mm-hmm. Anytime. Parang yaman ni K1, Diyos ko po. Yung Morphling na, ano ha? Nakakahabol pa naman. Meron siyang Kanda available na. And going Manta. Malapit na rin naman natin sa kanyang Manta style recipe na lang. Pero itong 3 items, I don't think makakalaban pa yung Morphling siya ngayon. Even with the 3 items. Mahira pa rin. Sobrang kunat ng heroes dito, yes, ng Heroic. Pero kailangan lumaban. Kailangan. Kahit hindi pa fully equipped yung Morphling to the fact na kaya niyang maipag 1v3 sa ngayon, mahirap eh. Siguro kung merong hero dito na elusive na pwedeng mag-cut ng waves such as Puck, diba? Pwede pa na lang ma-drag out to. Pwedeng mag-farm lang yung Morphling, hayaan lang nila yung Puck, diba, na mag-cut. Pero walang ganong hero ngayon for Talon Esports. So kung gustong pumush ng Heroics, they could do it. Yes! Magagawa nila dito po ni lahat ng gustong gawin nila katulad ng sinasabi natin kanina pa. At ito si K1, walang takot din mo. Tier 2 tower, pinagkakalmot lang. Wala, alam niya na, andun sa likod yung mga kasama niya, hindi siya mapapahamak dito. Lamang na lamang sila. Kontrolado nila ang mapa. May Aegis ako. Bakit ako matatakot? Diba? Tignan natin. Ito na high ground attempt. Medyo matagal-tagal pa yung Aegis bago mag-expire. Well, ito yung challenge for the side of Heroics since puro melee hero nila. So yung pagkuha ng objective, kasama na wala eh. Wala nga ginagawa yung Talon Esports. Pre-hit lang dito si K1. And preemptive Inkswell pang dispel nung ating Flaming Lasso. If ever malaso nga dito si K1, may Lingens pa. So ang hirap i-aim na itong Elise. Ang dahil nilang pang-protect sa Lifestealer. Tapos may reach pa, di ba? Oo. Di pa buong Manta Cell dito pero napilita mag-TP back yung Morphling, ha? Paano pa mapoprolong ng Talon Esports yung game? Ayun yung kailangan nila kasi hindi pa talaga sila enough yung items dito para lang manalo against Heroics. Crip cutting. Ayun yung pinaka the best habang nagpa-farm yung Morphling. Siguro yung pinaka-options ngayon ng Talon is yung magkaroon sila ng pick-off, smoke pick-off, kahit support lang. Kahit down ng isang support kasi yung Heroics, feeling ko di naman sila to the point na kukuha pa rin ng objective na sa base ng Talon, di ba? 4v5 situation, baka maging risky pa rin yun for Heroics kahit ganun sila kayaman. Pero ito, Tier 2 Tower, ang babasagi muna dito sa may gitna. One lane at a time daw sabi dito ng Heroic. Closing in sa Basher na nga rin dito yung Lifestealer. Meron siyang Hyperstone. I think that's an AC. Yes, sir. So, Kiras up na for K1. So, more pushing capability sa side ng Heroic. And nice blink out coming from Ponyo.
parang sa ngayon ito lang yung option nila ma-pick off eh, yung Axe. Siya lang yung humihiwalay. Heroics dito, four heroes lagi yung magkasama, then yung Axe na may BOT. At siya lang muna dito yung isolate sa team. So ito yung magiging target siguro ng talent kung kukuha sila ng pick off. Kasi nga lang, not really the ideal kasi nga ang kunat eh. Ang yaman ng Axe, meron na ring Aghanim Scepter yung Axe ngayon. And Jokam gets a toss back. Wala ni Lincoln Sphere pero na-upgrade pa naman dito si K1, not a problem. Buhay na buhay pa rin dito si Boss Amo Idol. Pumasok na nga kay Analog. Kita ng talon yun, ha? Kita ng talon yung pagpasok. So, invest out na lang muna. Wala silang ano eh. Wala silang magandang disable sa mga ganong toss back lane. Hindi mo maasahan yung shackles kasi maghanap pa na ng puno na pwedeng kapitan. Mm-hmm. So, farm mode ulit. Going for BKB, Morpling. Ito yung Morpling na mapaforce out umitemize ng tatlong defensive item. Manta Style, Lincolns, and then BKB. Kailangan eh. Pero, sige, may damage ka adapted strike. May crystallis ka din naman. Okay. Kasi nga, nakakanta ka kahit paano may damage. Pero, or di ba, tamang umasa ka na lang doon sa life steer na makuha mo na lang yung reach para sa free BKB, then go for damage items. Yun nga lang yung problem niya, di ba? Aasa ka talaga. So, kailangan may mag-pop mo ng Lincolns bago ka makapag... Pwede man siya, di ba? I mean, adapted strike. Eh naman yung parang downside ng Lincolns ngayon eh. Kahit may BKB ka, pwede pa rin ma-remove yung Lincolns mo dahil sa changes na targetable pa rin kahit na may BKB. Mm-hmm. When it comes to late game kasi, kapag kunyarin, hindi na, no? Nakuha na ng talon dito lahat ng items ang inaailangan din nila. Mm-hmm. Morph Ill is... Hindi pa rin ganun kaganda kasi nga may Axe din sa side ng heroic. Isa sa mga decent counter sa Morphling talaga to kahit anong stages ng game yung Axe. So, wala, watch see, mode see. Na lang talaga dito yung Talon Esports. Oo. That's the last outer tower remaining for Talon. So, yung map control ng heroics dito masyado ng malaki. I mean, na kung meron mga makukuhang resources yung Talon, maybe isang lane na lang. Mm-hmm. At ito na nga po, kumakatok na yung heroic dito sa may ibaba. V-Tune going for Blink Dagger na nga siya dito, mga besi. Mm-hmm. Hindi na daw makapagpundar na kahit ano. So, biblink na lang tayo para mas makaposition tayo na maayos sa mga teamfights. And slowly but surely approaching yung heroic dito nga sa high grounds. Nice blink out coming from Analog. Nabuhay pa si Idol. And ito, Basher is up. Para sa Lifestealer, napakayaman ng Elis. Diyos ko po. Isa to sa mga perks ng mga melee hero. Eh. Sila lang yung parang ideal na mag-basher. So, having basher for the Elis. Uh-oh, Chuan! Malalapitan ni Analog. Masasakal ata dito yung Pangolier. Hello? Cameraman. And Analog gets the unstoppable. Ah, si Vichon pala hinahanap dito. Sabay via call. Doon sa Morb. Oh, hindi naman. Hindi naman natuloy. Yeah, so Pangolier down and wala siyang ultimate kahit mag-5-box siya. Oo, nakablink din si Vichun. Tingnan natin kung may magagawa yung blink. Shackles, tumama pa naman. Davay Lama is still alive but not for long with a BKB lasso. They finally brought down the Axe. Mga Sir Vichun nga mamamatay. Pero si K1, pumibasic lang dito sa may top rocks. Mm-hmm. Tumatrabaho si Idol OJT ni K1 sa Heroic. Okay, wala na Lincoln Sphere. Naitospak pa naman ni Jokam dito yung Lifestealer. Nakapag-reach. Pwede dito si Mr. K1. And now the Onslaught Jokam going down. V-Tune, kailangan muna maging maingat. There is gonna be the silence. Pop the Manta Star to dispel the silence. Mag-aabol ba? Dito yung side ng Talon. Two heroes dead. Wala pa rin sila dito magawa. Pwede asar talo. Pwede pa. Wala nang laso. Wala nang kahit ano dito. And V-Tune, this is not the ideal time para lumaban din. Hindi ganun kataasin yung HP dito ng V-Tune. Even with the shift. May Dark Portrait pa ng Morphling. Yes, sir. Talon problemado dito, guys. At sobrang hirap ng laban na to para i-comeback, Diyos ko po. Wala sila dito, ano, yung pang-comeback na skill man lang. Like Echo, RP, Black Hole. Oo, yung mga magagandang ultimate, di ba? Oo. Yung game-changing na ulti, wala yun. Missing yun for Talon talaga nga. Kailangan nila dito is yung item and a decent fight. So far, nakita naman natin, kaya nilang patayin yung Axe. So feeling ko dapat ginagawa nila yung kanina pa. Kanina pa dapat, no? Isa si Davay lamang sa mga rason kung bakit hirap na hirap yung Talon dito, eh. Mm-hmm. Gaganda na mga calls niya this game din. Yung impact na nagagawa niya, si Vision hirap humahanap ng position, eh. Kasi alam niya kapag nag-blink in sa may bleed mill, sobrang hirap ng buhay niya sa kanya.
taga lang, correct if I'm wrong, yung Dark Portrait, hindi siya sane na nag-work ng morph ni V-Tune, yung ulti niya kapag naka... Ayan, pag naka-Linkens yung illusion. Kasi diba dati yung morph din kapag inultihan niya yung illusion na merong Linkens, magpo-proc pa rin yung Linkens ng tunay na hero. Ah, oo, oo. Pero yung Dark Portrait, nakita ko na Dark Portrait niya yung illusions eh. May Linkens yung morphing, so hindi siya sane kung paano okay, okay, siya mag-work. Okay. Naging malino sa akin yung dati yung nakita kong si Palos sa exit pa siya nun, sabay may Linkens yung PL niya. Yeah. Tapos, nire-replicate ng morph yung illusion, pumuputok yung Linkens ng real PL. Pero this time wala, iba. Iba yung interaction ng ano, so, ng so, para sa ano lang, para sa ulti lang ng morph din. Kasi medyo OP yung ulti ng morph din kapag may Aghanim. Oo, dati-dati, sobrang OP. Pero ngayon, wala na eh. Yung Aghanim, hindi na ganun ka-OP sa morphling eh. Aha. Easy pa. Misa nga, di kinukuha ng mga pro players eh. Wala na eh. Ang hirap eh, di ba? Oh. Parang mas lalo ka lang, mas lalo mo lang pakahirapan yung sarili mo. Oo, parang ganun na lang. Siguro pag ano, wala ka na talaga mabili eh. Ayan. Hindi siya yung worth para sa 4.2k gold. Oo, na i-rush, di ba? Kaya walang gumagawang pro players din. Siguro luxury item mo na lang talaga yan kapag kompleto mo na lahat. Doon mo na lang siguro kukunin. So, was that Silver Edge? Feeling ko Silver Edge yung naka-next queued-out item for morphing. Maganda naman, kaso nga lang, hindi yun yung ano eh, yung parang inaasamong damage item talaga ng pambaliktaran eh, no? Pag, yung Silver Edge naman ngayon, meron na sa damage, di ba? Tumas-taas na yung damage kay papano. But what I'm saying is, like, kunya, Daedalus, yung mga O, di ba? Iba pa rin yun eh, no? Iba pa rin yun, talaga. Mga MKB na, yo. Actually kasi meron nga Regents dito yung Lifestealer. Yes! Ito pa uli. Analog, unti-unti nga abante. May kita niya. Okay, matotos back. Na-shackles, focus fire. Gagamitin na. Analog, still alive. No. He's got a Linkens. Tinawagan si WS. Sumagot si Idol. Mamamatay yata dito, man. Yung Windranger in. Yes, sir. Down he goes. Napabuyback pa nga yung Grimstroke. Vichon doon sa may Getty. Pinapatay si KG. Nakuha niya naman. Walang flak cannon yan. So, bakit mo kukopyahin? Diba? Tinesting lang niya. Tinesting lang niya. Meron ba itong laman ng flak cannon? Wala pala. Hindi pa naman nagagamit yung morph. Pero kanina na-try niya eh. Nakita ko eh. Mga balik-balik sa Gyrocopter eh. Okay, walang flak ka na. Lesson learned. Pero Ponyo, mukhang mamamatay na po dito si Ponyo. And down he goes once again. Patay ho dito si paring Ponyo. Davi Lama gets a kill. So 2-for-1 trade. Ay, actually, yan. Nag-buyback nga pala dun yung Grimsucker. 2-for-2. Kaso nga lang, Windranger yung naging casualty for Talon Esports. So, still a good win for Heroics. And meron pa rin silang Aegis dito. Aha. Bichon, kailangan maging maingat. And eto na nga. Tamang kuha na dito si K1 ng ating Rax. Nakuha na yung top lane. Up, blink in dito ni Jokam. Gets a call on the Tiny. Pero yung Morphin nakikipagsuntukan. Makukuha naman yung kill on the Grimstroke. Pero si Jokam, inilalapa na. Yung Scepter, nandiyan pa naman. Rolling Thunder, nasa na. So, ang cooldown. Mukhang kagamit lang. And Vichon, kailangan mapag-waver mo out. Andun yung bashes coming from K1. Thanks to that Abyssal. So mapipilitan siyang umatras. Get the regeneration going. Rolling Thunder, gagamitin na dito ng Pangolin. Trying to delay the game. Ponyo, nag-abang na mabibiktima sa kanyang Flaming Lasso. Pero mahirap yan. May Linkens. Yung Lifestealer. Pumasok na nga dito kay Analog. You know, hihilahin si Davi Lama. There is gonna be the Infest Bomb. Si Ponyo pa nga dito yung mamamatay. Kinaling Blade dito ni Davi Lama and down he goes. Meron pa naman buyback dito yung dalawang supports ng Talon. But I doubt na meron sila magagawa dito so far. And mid lane, bakit tayo matatakot? Wala nang katatakutan meron yan. Meron pa rin Aegis. Meron pa rin Aegis nga, Poli. So walang Rolling Thunder yung Pangolier. So oo. Another set of flux ata to para sa side ng Heroics. Yes sir, how to defend? How to defend? Jokam blinking in. Gets a toss back finally. But Davi Lama gets a call on to WS. Mukhang delikado bata dito yung Windranger. Napag-BKB pa naman sa aban ng Jones. Pero K1 kinakalmot-kalmot na dito si Jokam. Still trying to burst down the Tiny for no initiation purposes. Sabi dito ni K1. Kaso madadali na po dito si Jokam. Finally, nakuha na naman nila yung Aegis skill. And K1 still alive. Patay yung Tiny. Though meron naman siyang buyback. Yeah, doable pa rin to. Sakaling kakukuha pa ng another objective yung Heroics, which is in bottom lane. Mapaporsa talaga yung buyback dito ng Tiny. And there you go. Yep, there you go. Basic na basic lang.
makukuha nga nila dito yung ating range rush na ilaso si K1. This should be it. Kailangan nyo ma-burst yung LS. It's now or never na focus fire na. Pero Bichon, natawagan dito ng Axe. Delikado bata dito yung Morphling. Kailangan muna mag-reset a bit. Infest bomb out. Adyaan na. Dabay lama. Dropping low. Needs to be careful. WST with the focus fire. Not doing enough damage. Mamamatay po dito yung Tiny. And that's gonna be a dieback. And Chupon, mukhang delikado. Down he goes once again. Analog gets the double. Godlike strike for the Primal Beast. K1 still alive mga sir. The raid boss is doing it. Kaya ba? Kaya ba nilang tapusin niya yung Millerax? Mukhang deal pa rin. I mean, for Heroics, play safe lang. Walang buhay dito yung Axe. So, disengage lang muna for Heroics. Marami naman sila na force at dun against Talon. 27k gold advantage right now. So, kung sakaling makapag-regen up lang ulit dito yung Axe, then doable naman na ulit silang ma-approach sa high ground. Actually, bounty rune na lang yung kinumad. Meron pa rin Jizz yung Axe. Ayaw niyang gamitin, uwi na lang muna ata sa base to. Partida. Uy, sarap naman ng bounty. Apat na bounty kinuha. Mm-hmm. Pero eto na nga. Down to the last set of racks, mga idol. Nakuha na yung isa. One to go. Last fortification na gamit na. Uy, okay. Uminfest dun sa illusion. Galing. Okay. Kasi life sealer, bulaga. Protected ang Lincoln's Lotus Orb. Getting the Mega should be easy. Talon dito, they have to defend against Megas mga sir. Pero hindi pa itatawag yan, kilala ko yan. Hanggang last game yan mawala eh. Yung throne. Oo, last game yan ini. Siyempre susulitin nila. May oras pa. Tiwala pa rin. I mean, scaling pa rin sa late game. Yung pa rin naman yung pinaka-ideal na plan dito for Talon Esports. Medyo matagal pa yung next road chance sa kaling ay bumaantay ng heroes for a much safer play. Tormentor makukuha naman and shard for Axe. Ano na ba yung shard nito? Alam ko yung ano pa rin ito, damage reduction. Though, sa counter helix yan. Hindi ko lang sure kung na-fix na siya kasi parang ano siya, hindi siya nag-work well sa blade mail. Like yung incoming damage kasi diba mare-reduce, so yung blade mail return nalalessen din. Ganun siya before, kaya hindi talaga siya parang ina-itemize kay Axe kapag nag-blade mail. Not sure kung Phoenix na parang mas nauuna na yung return damage bago dun sa damage reduction. Enough Bloodstone up, going for, ito na, Kaya Sanj. Para sa Axe, up! Tinawagan si Chewan! Sumagot si Idol! Nakatunog Rolling Thunder, andyan pa naman. And now TP out, mukhang mabubuhay pa naman. Hindi naman maaabutan ni K1 kasi may abyssal yun. Possible siyang madali dun kung nasa maling lugar siya nag-Rolling Thunder. Well, ang problem is wala silang Rolling Thunder ngayon. Dapat Ancient Guardian, no? Kasi alam, magde-depensa talaga sa ano, sa Fountain, Vichun, Stunned, dun yung Abyssal Blade. Nakapag-waveform ako pa naman, but Soban will do the work. Na i-shounce pa naman dito si Analog, pero K1 lalapahin po dito si Mr. Ponyo and Jokam going down as well. No buyback for the two supports ng Talon. Eto na ba yon? Eto na ba yung katapusan? It is all over para sa side ng Talon mga sir against Megas, against Tier 4s. K1, tamang basag na nga dito ng Tier 4. Ini-ignore na lang mga sir habang si WS doon pinagtitripa ni Analog. Vision walang magawa. Lalaban na ba dito yung side ng Talon? Kailangan namin apat patay, GG is called. Si Bichon lang natira. Walang magawa yung Morphling dito kahit mayaman. Oh my god. In Talon, sila nga alam po ang natatanging C-team na hindi mag-advance. Oh, yun lang, di ba? Kalungkutan. Oo, na-reverse sweep pa nga dito ng Heroic, guys. Binasic lang. Well, grabe din naman yung ginawa dito ng Heroics. I mean, draft-wise, feeling mo hindi naman sila yung sobrang nalugi sa draft. Ang problem lang talaga is yung execution nila sa lane stage. Kung paano ba yung gagawin nila. Pinaka biggest factor is yung offlane natin dito. Yung Windranger compared sa offlane ng Axe. Same result lang eh. Hindi nila nalugi yung safe lane hero, yes. Nakapag-farm yung Lifesteer, nakapag-farm yung Morphling. Pero yung impact nila sa game, di ba? Kung paano ba yung naging rotation, yung Axe mas naging successful compared sa Windranger. Same thing with Primal Beast, pero we can't blame the Pangolier. Kasi nga, andun yung counter, di ba? Soulbind, yung Pulverize. Pero yun nga, yung mga early rotation for Talon Esports, wala. Talagang puro Heroics yung nakita natin ng mga early stage. Kaya talagang dun lumamang yung Heroics dito na parang naging Morphling versus the world na naman. Parang yung Alchemist, di ba, na sobrang yaman kanina. Pero eventually, nakarecover naman yung dalawang core heroes
maganda. Pero dito sa Talon Esports, parang wala tayong recovery na nangyari. Sobrang laking sa damage. Si WS yung pwede mong asahan eh. Kasi para wala. Sa, ano, sa damage output talaga. Kasi wala siyang na-invest dito. Oo. Para sa damage. More on stats na lang. Kanina nga, ang tagal niya pumokus per dun sa Elise eh. Wala. Mm-hmm. Wala lang. Nire-region out lang ng Elise. Papalo lang. Wala lang. Di ba? Parang okay. Focus per na yan ng Universal Hero yan. Parang hindi ramdam. Di ba? Pero guys, dahil... Dahil nga po napaganda ng performance dito ng Heroic, si Davay Lama ang ating magiging player of the game. Siyempre, yung mga calls dito ni Davay Lama, yes. Sobrang on point, man. Isa sa mga dahilan kung bakit naghirap nga po dito yung Talon. Man, no? Kahit lugi siya, pero grabe yung nagawa niyang rotation nung early. Ito na, doubt the axe. Speak, last speak. No. Davay Lama got this. The boy wants axe, give the boy axe. Yes. Diba, ganun lang yun. Basic na basic lang. I will carry this game.